Matangkad ka ba? Kulot o pango katulad ng iyong magulang? May mga physical attributes na nakukuha tayo sa ating mga nanay at tatay. Pero magugulat ka na lang na minsan ang kakaiba sa sarili mo o random mong personality ay may pinagmulan pala. Ito ay ang mga tinatawag na inherited traits. Nagsaliksik ang mga tanong at ang mga sagot channel para masagot ang mga tanong na ito. Tara, alamin natin! Facial expressions. Yung serious look na nakuha mo sa mama mo? Hindi yan dahil lumaki ka, nakasama siya at nagaya mo lamang. May mga pag-aaral ayon sa Scientific American na kahit ang mga magkakamag-anak na magkakalayo at hindi nagkita ng matagal ay may mga inherited na distinct facial expressions sa magulang nila. Ang kagustuhan o pag-ayaw sa pagpunta sa gym. Sabi ng researchers sa University of Georgia, ang gene, edagdag mo pa ang personality ng isang tao ay nagdidikta ng kagustuhan nitong maging active. O, mamili ka na, magji-gym ka ba o mahihiga sa kama buong araw? Pagising ng maaga o pagpupuyat. Ayon sa 2016 study ng genetics company na 23andMe, nadiskubre nila na ang tao ay genetically predisposed bilang morning people o night owls. Kahiligan sa kape. Maniwala ka man o hindi, ang kahiligan sa kape ay isang inherited trait. Ang pamamaraan ng iyong katawan para mag-metabolize ng caffeine ay maaaring makuha mula sa iyong genetic pipeline. Pasmadong kamay. Hindi lang yan dahil sa iyong nerves. Maaari din itong mamana. Napag-aralan ng mga UCLA researchers na 2/3 ng kanilang mga pasyente na may hyperhidrosis o also known as sweaty palm syndrome ay may family history ng pagkakaroon ng pasmadong kamay. Pero 28% chance lamang na namana mo ito sa iyong magulang. Insomnia. Ang insomnia ay madalas na nakikita na magkakaparehas sa isang buong pamilya. Maaari din itong connected sa strong genetic overlap kasama ang anxiety disorders, depression, at neuroticism. Pagiging babaero o lalakero. Playboy ka ba? Naku, baka naman na mo nga yan. Pero ito ang nakakagulat. Sa mga babae, ay nangyayari din ito. Konektado dito ang isang receptor gene na nakakaapekto sa trust, empathy, at bonding. Kung gaano ka nagtitiwala sa tao. Ayon sa pag-aaral ng isang kambal sa University of Arizona, nalaman nila na ang pagtitiwala ay 30% heritable. Kung malala naman ang iyong trust issues, maaring dahil ito sa past experience na ayaw mo nang maulit. Kahiligan sa matatamis o pagiging sweet tooth. Oo, kung mahilig ka sa matamis, maaring mamana mo ito. Ayon sa isang pag-aaral, 80% ng preschoolers ay mas nais ang sweets kaysa sa vegetables. Pananaw mo sa buhay. Ang inherited na optimism o pessimism o ang pagiging positive o negative mo sa mga bagay ay maaaring maka-impluwensya sa pagtingin mo sa buhay. Baldness at pagkapanot. Ang pagkalagas ng buhok ay namamana sa iyong ina dahil ito ay located sa X chromosomes. Pero huwag naman nating agad sisihin ang ating mga nanay. Maari din itong inherited sa tatay o kaya naman environmental factors kaya ka may hair loss. Academic success. Ayon sa pag-aaral, 55% ng academic success ay genetic inheritance. Kaya kung ang magulang mo ay dating outstanding student noong sila ay nag-aaral pa, maaring may posibilidad na ikaw din. Ayan na nga ang ilan sa mga traits na namana mo sa iyong magulang. Huwag nating gamitin ito para maging excuse sa ating bad behaviors. Huwag na huwag mong idadahilan na nang babae ka o nang lalaki ka dahil namana mo lang.
Maraming salamat sa pakikinig at paalam.